Nais paalam ng Philippine Deposit Insurance Corporation or PDIC sa publiko, particular na sa mga bank depositor na merong proteksyon ang inilalagak nilang pera mula sa mga nagsarang bangko. Sa eksklusibong padayam kay PDIC Vice President for Corporate Affairs Jose Villaret Jr., hanggang 500,000 piso ang maaaring makuha ng mga depositor mula sa mga nagsarang bangko kabilang kumakailan lang na nagsarang bangko sa Pangasinan. Kaya payo ni Villaret sa publiko na ang bangko ay ligtas sa paraan para paglagakan ng pinaghirapang pera dahil sa pinangangasiwaan ito ng PDIC. Ang mga bangko po sa Pilipinas, including those located in Pangasinan, are supervised well, being monitored well by the financial regulators. Ang bangko po ay ligtas na paraan o lugar para paglagakan ng pera. Sa bangko, ang pinaka-problema lang natin ay kung magsara ito. So, safe ang bangko, kung magsara man ito, meron tayong protection, meron tayong deposit insurance na pwede magbigay sa kanila ng paraan para mabawi yung deposit na napunta sa bangko. So, we are insuring the deposit up to 500,000 pesos. May incentive program naman sa mga borrowers ng bangko na maaaring magpagaan sa lahat ng kanilang mga bayarin. Maraming mga bangko nagsara na in the past at maaaring hindi alam ng mga borrowers o kaya ng mga creditors na meron silang pwedeng magawa. So, meron po kaming programa, katulad ng banggit ng kasama namin kanina, meron kaming mga programa para sa mga borrowers ng mga nagsarang bangko. Meron kaming incentives so they can avail of these incentives para pagaanin kung ano mang meron silang bayarin sa PDIC para makuha nila yung mga collateral nila. Maliban dito, nais rin na ipabati de Villaret sa publiko na mayroong mga ari-arian na naibinibenta sa kumpanya mula sa mga bangko nagsara. Dahil sa mga nagsarang bangko sa nakaraan, meron kaming mga ari-arian na for sale. At ito po ay maaring tangkilikin, bilhin ng mga taga-Pangasinan for their own purposes. Dagdag pa ni Villaret, nakatakdang magsagawa ang PDIC ng Depositors and Borrowers Forum bago matapos ang buwang ito ng Hunyo para sa kalaman kung paano ang proseso ng pagbabayad. We'll be announcing soon a Depositors and Borrowers Forum. Ito po ay meeting ng mga may utang sa bangko at may deposit sa bangko na itatakda namin before this month ends. So abangan po na yun kasi ito po ay pagkakataon para linawin ninyo kung ano man mga issue meron kayo, anong proseso, kailan. So matakda po namin yung magbabayad sa mga deposito na may higit sa 100,000 pesos. Para naman sa mga depositors na bababa sa 100,000 peso anya, ay padadala nila ito sa pamagitan ng cheque sa updated address ng depositor. Sa kasulukuyan, nasa 24 na bangko nagsara sa Region 1, 16 dito ay nasa Pangasinan. Kabilang ang bangko na nagsara kumakailan. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal. J. Miguel Mendoza, SMNI News, North Luzon.